ang pinakamalakas na pirate crew sa ngayong era. Pero walang pakialam sa One Piece. Kilala sa buong mundo ng One Piece ang red-haired pirates bilang isang napakalakas na pirate crew na siyang nagahari sa karagatan ng New World. At ang captain nito ay si Red-haired Shanks, kabilang sa mga yonko ng old era. At ngayon kinikilalang pinakamalakas na yonko ng new era. Unti-unti na rin nagkakaroon ng malaking parte ang red-haired pirates sa One Piece series na ngayon papalapit na ang final saga. Kahit na na-introduce sila ng early na nauna pa sa Straw Hat Pirates, ay agad naman silang nawala sa eksena dahil sa napakaaga pa para magkaroon sila ng parte sa storya. Sobra rin itong hype sa pirate crew na talaga ngang inaabangan ng bawat One Piece fans kahit nakakaunti nga lang ang screen time nila sa series. At nang una ngang ma-introduce ang red-haired pirates, ay di nga natin inakala na isa sila sa mga pirate crew na naghahari sa karagatan ng New World. Napaka-misteryoso pa rin itong pirate crew, particularly ang kanilang captain mismo na si Shanks. At hanggang ngayon ay naguguluhan pa tayo sa kung ano ang totoong misyon nila at gaano nga ba sila kalakas kumpara sa iba pang mga pirate crews na mga yonko. Sa mundo ng One Piece, ang haki at ang mga devil fruits ang kadalasang pinagmumulan ng kapangyarihan at abilities ng mga malalakas na individual. Pero ni isa sa miyembro ng red-haired pirates ay walang tinataglay na devil fruit abilities. Instead ay haki, swordsmanship, at marksmanship ang gamit itong mga pirata para umabot sa kasalukuyang estado nila. At ito nga ang dahilan kung ba't napaka-espesyal nitong pirate crew. So gaano nga ba kalakas ang Yonko crew ng red-haired pirate? Kakaunti pa lang ang mga impormasyon para sa katanungang ito. Pero base sa chapter 1079 ng One Piece Film Red, at kaunting screen time nitong pirate crew, ay masasabi nating sila nga ang pinakamalakas na pirate crew sa kasalukuyang era. Ang mga senior officers ng Red-haired Pirates ay sina Ben Beckman, Lucky Roo, Yasop, Lime Juice, Bong Punch at Monster, Building Snake, Hongo, Howling Gab, at surprisingly, di pa senior officer si Rockstar na siyang isa sa mga una na introduce na miyembro ng Red-haired Pirates. Nakilala natin itong si Rockstar nang pinadala siya ni Shanks sa Whitebeard Pirates para iabot ang liham ng kanyang captain kay Whitebeard. At ni-reveal nga din dito na may 94 million berries siya before ng time skip, which is impressive na rin nga dahil sa rookie pa lang siya sa mga panahong ito. At walang duda ngang mas lumakas pa itong miyembro ng Red-haired Pirates ngayon. Base sa volume 4 billion red, si Rockstar ay isang swordsman at kilala sa kanyang specialization ability na tinatawag na splitting sword. Senior officer, Bong Punch at Monster. Si Bong Punch ay ang mamang kalbo na may partner na unggoy sa kanyang balikat na nagngangalang Monster. At sila ang musicians ng Red-haired Pirates. Kakaunti ba ang impormasyon patungkol sa kanilang dalawa? Pero nasaksihan nga natin sa One Piece Film Red na may kakayahang mag-charge up at magpakawala ng isang napakalakas na suntok itong si Bong Punch. Surprisingly, itong si Monster ay kabilang nga din sa mga senior officers ng Red-haired Pirates. Tandem itong fighting style ng dalawa. Habang nag-charge up si Bong Punch ng kanyang panapos na suntok, eh si Monster naman ang bahala para protektahan ng partner niya sa mga kalaban. Kaunting impormasyon pa lang ito, pero siguradong capable itong si Bong Punch at malamang pati rin si Monster ng paggamit ng malakas na haki na ma-e-expect mo sa mga senior officers ng isang Yonko Pirate Crew. Senior Officer Hongo. Si Hongo naman ang doktor ng Red-haired Pirates. Kung paggagamot lang ang usapan, ay napakalaki ng kaalaman nitong pirata. Pamilyar din siya sa mga sandata at kaya niyang i-dismantle ito ng halos sa isang iglap lang. At sa malamang ay pagsabotahe sa mga sandata ng kanyang mga kalaban ang strategy niya sa pagkikipaglaban. Saber ang dating dala ni Hongo before ng time skip at ngayon ay makikita nating quarterstaff na ang kanyang ginagamit na armas. Senior Officer Howling Gab. Si Howling Gab ang bakulaw ng Red-haired Pirates na may parang isang beast na physical appearance. Sa kanyang dating ay masasabi natin na nagtataglay siya ng tremendous high physical strength at mayroon din siyang kapabilidad na makapagpakawala ng air blades na pupunitin ang lahat ng matatamaan nito sa pamamagitan ng kanyang roar-like technique na siyang nakaka-paralyze din ng mga kalaban. Senior Officer Building Snake. Si Building Snake naman ang ikalawang bakulaw at ang navigator ng Red-haired Pirates. Bilang navigator ng isang pirate crew ay walang duda ngang matalino at magaling sa tactics itong pirata. Di lang basta-bastang navigator dahil sa matatansya mo ngang napakalakas ding individual nitong si Building Snake. Nakikipaglaban siya gamit ang swordsmanship style na tinatawag na juggling two sword style habang sinasabayan pa niya ng kanyang acrobatic at stomping moves. Sa One Piece Film Red, masasaksihan natin itong gumamit si Building Snake ng atake na parang sa Gatsuga ni Kiba ng Naruto. Senior Officer Lime Juice.
Siya itong parang Michael Jackson na long-haired Eminem at may daladalang staff. May kakayahan si Lime Juice na gumamit ng Gepo na katulad sa mga Cyberpol agents or nang parang sa Skywalk ni Sanji. Nakikipaglaban si Lime Juice gamit ng kanyang staff na nakapag-pro-produce ng kuryente. Before ng time skip ay isang axe itong daladala ni Lime Juice. Senior Officer Yasop, ang sniper ng Red-Haired Pirates at kilala din sa pangalang Chaser. At isa din sa mga napakadelikadong pirata na minarkahan ng World Government at ng mga Marines. Extremely skilled na marksman si Yasop at sinasabing di siya nagmiminti sa lahat ng kanyang mga targets. Pinagyayabang pa niya kay Luffy dati na kaya niyang tamaan ang antena ng isang langgam sa layong 100 feet nang di nadadamay ang ibang parte ng katawan nito. Nasambit din ni Luffy na di pa niya nakikitang nagmiminti si Yasop sa lahat ng kanyang tinatarget. Nakalikha siya ng kanyang sariling pangalan at reputasyon na dahil dito ay pinuntahan niya siya ni Shanks mismo na siyang naghahanap ng mga crew members na may mga potensyal sa mga panahong yun. At kung advanced observation haki lang ang usapan, ay si Yasop pa lang itong na-introduce sa atin na nagtataglay ng napakalakas na observation haki na kagaya kay Shanks. Nagagawa ni Katakuri na makita ang hinaharap panandalian gamit ng kanyang advanced observation haki, which is sobrang ang nakakatakot at kung titignan ay napakahirap na niyang kalaban. Pero sa case naman ni Yasop ay sinasabing malayong mas matagal pa ang nakikita niya sa hinaharap gamit ng kanyang advanced observation haki kumpara kay Katakuri. So imagine na lang, diba, kung gaano siya kalakas kung ganito ang kapabilidad niya. Napakaangas nga din, diba, ng bansag sa kanya na Chaser na parang nagpo-portray na wala ka ng takas once maging target ka ni Yasop. Senior Officer Lucky Roo, ang cook ng Red-Haired Pirates. Katulad kay Yasop ay isa din siya sa mga napakadelikadong pirata na namarkahan ng World Government at ng mga Marines. Siya din nga ang nakahanap sa Gomu Gomu no Mi or ang napakalakas sa Devil Fruit na Hito Hito no Mi Model Lika na aksidenteng nakain ni Luffy. Nakikipaglaban si Lucky Roo sa pamamagitan ng pag-utilize ng kanyang laki na siyang nakapagbibigay sa kanya ng advantage sa kanyang fighting style na self-bowling. May kapabilidad siya na bilugin ang kanyang sarili na kagaya sa mga armadillo at gumulong-gulong na parang si Cannonbolt ng Ben 10. At pwede din siya gamitin ng kanyang mga kakampi bilang soccer ball na pinapakawalan direkta sa mga kalaban. Nasaksihan din natin itong napakabilis niyang galaw nang magawa niya na sa isang iglap ay bigla na lang niyang binaril ang isang mountain bandit ng malapitan. Sa gantong feat ay walang duda na napakalakas din ng haki ni Lucky Roo. Well, makakakita din kaya tayo in the future ng naka-armament haki si Lucky Roo habang gugulong-gulong? First Mate Ben Beckman. Si Ben Beckman ang Vice Captain ng Red-Haired Pirates. Sinasabing siya ang may pinakamataas na IQ sa buong East Blue at isa sa mga kinakatakutang pirata sa buong karagatan ng One Piece. Walang dudang nagtataglay ng napakatinding physical strength at haki si Ben Beckman. At ang mga notable feats na ipinamalas niya ay itong bigla na lang siyang sumulpot sa itaas ng isang battleship ng mga Marines habang nakatutok ang kanyang baril kay Admiral Kizaru. Kagaya kay Shanks ay wala ngang ni isa ang nakapansin agad sa kanilang pagdating sa Marineford War na kahit itong mga admirals ay user din ng mga advanced observation haki. Biasa din ang Vice Captain ng Red-Haired Pirates sa paggamit ng armament haki. Nagagawa nga niyang balutin ng haki ang mga bala ng kanyang baril, kaya napakadelikado ng mga Logia users sa kanya, katulad lang ni Admiral Kizaru. Sa One Piece Film Red ay nasaksihan din natin ang pagsalo ni Ben Beckman ng bala para protektahan ng mga tao sa Ellagia. Similar sa Marineford War, ay pinatigil din itong Vice Captain si Kizaru na atakihin ang mga inosenteng tao na kinokontrol ni Uta sa One Piece Film Red. Red-Haired Shanks, ang captain ng Red-Haired Pirates at ang pinakamalakas na yonko sa kasalukuyang era at may bounty na umaabot ng 4 billion, 48 million and 900,000 berries. Before ng time skip ay may bounty na si Shanks ng lagpas 1 billion berries at kilala siya sa mga panahong ito bilang the killer of observation haki, kung saan kaya niyang pigilan na makagamit ang mga kalaban ng advanced observation haki kagaya sa ability ni Katakuri. At sa mga panahong ito din nga na nagkakaroon sila ng legendary duels pati ng strongest swordsman in the world na si Mihawk. Si Shanks ang kasalukuyang nagtataglay ng pinakamalakas na conqueror haki na siyang kinompliment pa dati ni Whitebeard nang bumisita ito sa kanyang barko. During Wano Arc ay nasaksihan din natin itong pagpakawala ni Shanks ng kanyang conqueror haki na siyang pumaralyze kay Admiral Ryokugyu at mapatigil to sa paggamit ng kanyang Devil Fruit abilities. At dahil dito ay napilitan ngang umalis na ng Wano ang Admiral at di ito basta-basta.
dahil sa malayong malayo si Shanks mula sa Admiral nang gamitan niya ito ng kanyang Conqueror Saki. So ano na lang kaya ang mangyayari kung kaharap lang niya itong si Ryukogyo, diba? Sa One Piece Film Red ay ipinamalas din ni Shanks ang lakas ng kanyang Conqueror Saki nang pinatumba nito ang ilan sa mga Vice Admirals ng mga Marines at nakapagbigay bahala sa dalawang Admiral ng mga Marines na sina Kizaru at Fujitora. Dahil dito ay di na rin pumalag ang mga Admirals dahil sa siguradong madami ang madadamay ng mga sibilyan kapag sinubukan nilang makipagdigmaan sa red-haired pirates. Recently nga din ay ipinamalas din ni Shanks kung gaano siya kalakas sa paggamit ng kanyang swordsmanship skills, kung saan nasaksihan natin sa chapter 1079 na buong-buo niyang pinakain si Eustace Captain Kidd ng kanyang Divine Departure. At isang tira nga lang ang kinailangan ni Shanks para mapatumba itong pirate captain na nagkakahalaga ng 3 billion berries. Sa One Piece Film Red din ay masasaksihan natin na nagagawa ni Shanks na mapaliyab sa apoy ang kanyang espada habang nakikipaglaban. Kaya nga ba ng red-haired pirates na marating ang Laughtail kung nasaan ang One Piece? Sa kasalukuyang lakas ng red-haired pirates ay masasabi natin na sila na ang pinakamalapit na sa One Piece sa ngayong era after ni Whitebeard. Dahil sa sila rin ngayon ang pinakamalakas na Yonko crew ng era. Whole Cake Island at Wano Poneglyph malamang ang nakuha ng red-haired pirates kina Kid, Zoo at Wano naman kay Law. At Zoo, Whole Cake at Wano Poneglyphs ang sa Straw Hat Pirates. Kung naging kalaban lang sina Shanks ay kayang-kaya nilang kunin ang mga Poneglyph Robbings nila Luffy. At sa chapter 1054, nasaksihan din natin itong pagsambit ni Shanks kay Ben Beckman na mukhang oras na para kunin ang One Piece, na nagsasabing sa tinagal-tagal ng panahon eh ngayon palang magseseryoso ang red-haired pirates. Well, hanggang ngayon nga ay di pa natin alam kung interesado ba talaga si Shanks na marating ang Laughtail at maging hari ng mga pirata. Nakaka-confuse nga din kung ano ba talaga itong mission ni Shanks. Dahil sa kung gusto niya talaga na marating ang Laughtail ay nagawa na niya to. May sapat na silang tinataglay na lakas at narating na rin nila ang Lodestar Island na siyang huling isla bago ang Laughtail nang apprentice pa siya ng Roger Pirates. At paniguradong di rin ipagkakait ng kanyang former vice captain na si Rayleigh ang lahat ng impormasyon patungkol sa One Piece, diba? So kung kayo naman ang tatanungin mga men, para sa inyo, kaya ba ng red-haired pirates na marating ang Laughtail kung nasaan ang One Piece sa kasalukuyang era? Maraming salamat po sa panunood at hanggang sa muli, mga men.